North Korea nagpasikat na naman sa mundo. Nagpakawala ng mga missiles na dumaan mismo sa airspace ng Japan. Japan nagalit at kinundena ang ginawang aksyon ng North Korea. Ito ang ating hihimay-himayin sa ating video ngayong araw. Hindi talaga mauubusan ng pakulo ang bansang North Korea dahil kamakailan lang nagambala at nagulat ang mga Japanese sa aksyon na ginawa ng Pyongyang. Nagpaputok kasi ang mga ito ng hindi bababa sa 10 short-range ballistic missiles patungo sa katubigan sa silangang baybayin ng kanilang bansa. Naganap ang tagpong ito noong Huwebes. Mismo ang South Korea ang nagkumpirma sa ginawang aksyon ng NOCOR at sinabi na ito ay ginawa matapos ang pagpapalipad nito ng bagong spy satellite launch sa orbit, subalit na uwi lamang sa isang malaking kapalpakan. Sumabog kasi sa himpapawid ang nilaunch na satellite orbit ng North Korea at nagkapira-piraso sa langit at bumagsak nga sa katubigan ng Japan. Hindi na talaga natuto ang North Korea dahil hindi lang naman ito ang unang pagkakataon na pumalpak sila sa pagpapalipad ng mga satellite o ballistic missiles sa rehiyon. Pero ibang usapan na ang ginawa nilang pagpapaputok ng mga missiles na tila pampalubag loob sa kapalpakang nagawa nila. Sinabi ng mga opisyal ng South Korea na ang mga short-range ballistic missiles ay pinaputok mula sa lugar ng Sunan ng Pyongyang. Pagkatapos ay naglalakbay ito ng humigit kumulang 350 kilometro o 215 na milya bago nagkapira-piraso sa karagatan ng Japan. Siyempre, hindi ito nagustuhan ng Japan at ikinagalit ang agresibong aksyon ng North Korea. Kinundena ito ng mga Japanese sa buong bansa at nabalita pa nga ang mga pagprotesta sa TV news at mainstream media. Sinabi rin ni Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida na ang Japan ay talagang nabahala sa seguridad nito at sa kapayapaan ng buong rehiyon sa Asia. Ang ginawa raw ng North Korea ay paglabag sa mga resolusyon ng United Nations Security Council at idinagdag na ang gobyerno nila nakikipagtulungan na sa South Korea at Estados Unidos upang suriin ang sitwasyon at makapagbigay ng agarang aksyon. Sa pagsusuri ng Japan Air Defense Force at Defense Ministry, lumilitaw na ang mga pinaputok na missiles ay nakarating sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Japan, na umaabot ito ng 200 nautical miles o 370 kilometers mula sa baybayin nito. Sa isang interview naman sa isang TV news sa Japan noong Huwebes, sinabi ni Chief Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi na mas maraming provocations ng Pyongyang ang nakitaan ng paglabag sa kanilang ginawa. Dagdag pa nito na hindi na natuto ang North Korea sa kanilang mga aksyon at nagpapatuloy pa rin sa kanilang adhikain na maghasik ng kaguluhan sa rehiyon. Sinabi rin ni Hayashi na sa tingin niya magpapatuloy pa ang iba't ibang missiles test ng North Korea sa hinaharap, lalo na't suportado pa rin ito ng mga kaalyadong bansa tulad ng China at Russia na parehas nalalagay sa mga kaguluhan. Kung mapapansin mo itong mga magkakakampi na bansa, North Korea, Russia, China at Iran, ay parehas nasa tensyon ng digmaan sa mundo. Sentro ng usapin at laman ng balita ang mga bansang ito. Sa madaling salita, talagang nagpapakitang gilas ang mga magkakakampi na ito para masabing malakas talaga sila. Nanindigan naman si Hayashi na patuloy silang makikipagtulungan sa mga malalapit na kaalyado tulad ng Estados Unidos at South Korea upang pag-aralan at alamin ang punot dulo at makapaghanda sa mga susunod na hakbang. Pinag-aaralan din nila ang mga kinakailangang impormasyon upang masubaybayan ang sitwasyon. Gayunpaman, wala naman sagot ang North Korea rito at binalikan pa nga ang mga ginawa nito noong pagpapaputok ng maraming missile sa iisang valley at sinabi na ito lamang ay pagsasanay para sa pagsasagawa ng tinatawag na saturation strike na pwedeng makasira sa mga depensa ng kaaway nilang bansa. Actually, agresibo na talaga ang North Korea. Sa simula pa lamang ng buwan ng Mayo, sinubukan kasi ng Pyongyang ang ilang tactical ballistic missiles na nilagyan ng isang new autonomous navigation system. At noong Abril ay nagsagawa ito ng mga unang drills sa paglulunsad ng maraming missiles sa simulation ng nuclear counterattack sa ilalim ng nuclear trigger management system nito.
Ayon kay Decker Eveleth, isang analyst sa grupo ng pananaliksik ng CNA, na ang mga uri ng saturation drill na ito ay maaaring maging isang bagong normal para sa North at magiging mas madalas ang pagpapakawala nito. Hindi rin naman kasi mapagkakaila na ang presidente ng North Korea na si Kim Jong-un ay isang missile enthusiast. At ito palang pagpapaputok ng mga ballistic missiles ng Nukor ay kasama sa sermon na ginawa ni President Kim Jong-un noong Huwebes dahil nangako ito na ipagpapatuloy ang pagbuo ng mga spy satellite kasunod ng kabiguan nito na mailagay ang isa sa orbit satellite noong Lunes. Nagsagawa naman ng pagpupulong ang mga opisyal ng UN Security Council noong Biyernes upang talakayin ang nabigong pagpapasikat ng North Korea. Dahil dito, binansagan ng isang matataas na opisyal ng North Korean Foreign Ministry, si UN Secretary General Antonio Guterres, at tinawag na mahina at walang maayos na aksyon ang UN Secretary General dahil kinundena nito ang satellite test ng Nukor. Sinabi rin ng Ministry of Defense na ang naganap ang pagpapakawala ng North Korea noong paglunsad ay nangyari bandang 6:13 a.m. Hindi bababa sa isa sa mga ballistic missiles ang umabot sa pinakamataas na humigit-kumulang 100 kilometro at lumipad sa layo na higit sa 350 kilometro. Lahat ng mga debris ay tumalsik pa ibaba sa silangang baybayin ng Korean Peninsula. Iniulat ng ahensya ng balita ng Yonhap ng South Korea na ang paglunsad ay maaaring may kinalaman sa tinatawag na Super Large Rocket Launcher ng North Korea batay sa distansya ng flight. Kung papansinin kasi ang paglipad, ay tila malayo na talaga ang gustong matarget ng Nukor. Gamit ang ballistic missiles ay maaari nilang maatake ang isang lugar gamit ang malakas at mabilis nitong paglipad sa himpapawid. Ito na rin ang ikapitong ballistic missile launch ng North Korea sa taong ito. Gayunpaman, nakatakda pa rin na magsagawa ng emergency meeting ang United Nations Security Council sa Biyernes upang talakayin ang tugon sa paglulunsad ng satellite sa kahilingan ng Japan, US at South Korea. Umalma naman ang North Korea at sinabing walang saysay ang meeting dahil sila-sila lamang ang gumagawa ng mga pagkondena sa ginawa ng nasabing bansa. Pahabol pa ng Pyongyang na ang pagpapanatili ng diwa ng sovereign equality ay isang pangunahing issue para sa pandaigdigang komunidad at kailangan nila itong gawin para na rin sa kanilang soberanya. Tulad din ng sinabi ko kanina, hindi ito ang unang pagkakataon na nagpaputok ng ballistic missiles ang Nukor na bumagsak sa karagatan ng Japan dahil noong nakaraang taon may ballistic missiles din na pinakawala ng bansa at pumasok pa nga sa airspace ng Japan. Ito ay hakbang noon ng North Korea upang maghiganti sa US SPY plane na noon ay dumaan din sa teritoryo ng nasabing bansa. Ang missile ay lumipad ng humigit-kumulang 1,000 kilometers bago bumagsak sa tubig, sinabi ito ng militar ng South Korea. Sinabi rin ng isang mataas na opisyal ng gabinete ng Japan na ang mga missiles ay bumaba mga 250 kilometers sa kanluran ng isla ng Okushiri sa pinakahilagang Hokkaido Prefecture ng Japan pagkatapos ng isang flight na tumagal ng 74 minutes na umabot sa taas na higit sa 6,000 kilometer. Mabalik ulit tayo sa issue. Nagsimula kasi ang pagpaputok ng North Korea ng ballistic missiles dahil nga sa kapalpakan nito sa pag-launch ng isang orbit satellite noong Linggo. Ang pinakabagong satellite launch ng North Korea ay natapos sa isang mid-air explosion noong Lunes ng gabi. Siguro marami sa inyo ang matatawa at maiinis sa North Korea dahil binubuhos nito ang pera at natural resources sa isang project na kailanman ay hindi sila nagtagumpay. Ilang beses na silang sumubok, subalit sa huli ay palpak pa rin. Ang paglulunsad ng maligyong 1-to-1 reconnaissance satellite ito, yung satellite na pumutok sa himpapawid, sa unang paglipad pa lamang, ay pagpapakita ng inconsistent ng North Korea sa mga ganitong gawain. Inabisuhan ng Pyongyang ang Japan noong Lunes na nagpaplano itong maglagay ng isa pang satellite sa orbit pagkatapos ng matagumpay na pagtatangka noong Nobyembre, kasama ang dalawang nabigong pagsisikap noong nakaraang taon. Ang North Korea na armado ng nuklear
ay pinagbawalan ng maraming resolusyon ng UN mula sa mga paggamit nito ballistic missiles at iba pang teknolohiya. Subalit, hindi ito pinansin ni Kim Jong-un at inuutos na tuloy pa rin ang kanilang pagla-launch na akala mo ay normal na araw na lamang sa kanila. Matagumpay na nailunsad ng nuclear-armed North Korea ang una nitong reconnaissance satellite noong Nobyembre na nagdulot ng international na pagkondena kung saan tinawag ito ng US na isang walang hiya na paglabag sa mga parusa ng UN. Sinabi ni Yoon Suk-yeol, presidente ng South Korea, noong Lunes na itigil na ng Pyongyang ang mga agresibong hakbang nito dahil mas pinapalala nito ang sitwasyon at pinapataas ang tensyon sa pandaigdigang kapayapaan at kaayusan sa mga bansa tulad ng South Korea. Ang South Korean military ay nagsagawa naman ng attack formation flight at strike training noong Lunes din para ipakita ang malakas nilang kakayahan pagdating sa militar. Ito ay matapos ipaalam ng North Korea sa Japan ang plano nitong muling maglunsad ng satellite launch pagsapit ng Hunyo 4. Sinasabi ng mga eksperto na maaring mapabuti ng mga spy satellite ang kakayahan ng bansang North Korea, kaya naman gigil na gigil ito na magawa ang isang successful orbit launch sa kalawakan. Subalit isa rin itong malaking banta kung magkataon. Isipin mo na lang kung makapag-set nga sila ng satellite sa orbit, ay mas lalawak ang kanilang missile range na maaring maging banta sa South Korea at maging sa buong mundo.